Dubai na kami. Dubai Airport. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Inday. Isang OFW dito sa United Arab Emirates. Sa ngayon po, nandito po ako sa Abu Dhabi. Dito po ako na-assign ngayon. Before po, sa Dubai po talaga yung una kong pinagtrabahuan. Isa po akong manicurista sa isang salon. And for this video guys, I wanted to share to all of you paano ako nakapag-upload bilang manicurista. So disclaimer lang guys, yung vlog ko po na ito ay base lang po sa aking totoo karanasan. Natay, shoutouts today! Hi Joy! Shoutout sa lahat ng Buko Boys family. Shoutout sa inyo at sa aking mga bagong subscribers, Team Baba! Shoutout sa inyo lahat, alam niyo na kung sino kayo. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe sa channel. At nanonood sa vlog kong ito kasi karamihan sa atin guys gustong mag-abroad o may balak mag-abroad. Tama ba? So reality tayo guys. Bakit nga ba magandang magtrabaho sa salon? Una, merong tip. Sino ba naman ang ayaw sa tip? Diba? Kahit sino ba naman? Pangalawa, meron tayong day off every week. Alam nyo ba guys, bago ako pumunta dito sa abroad, maraming nagsabi sa akin na hindi ako makakaipon kasi sa bansang ito, maraming pwedeng galaan. So alam naman natin na ang bansang UAE, isang tourist destination spot. So isa na dito ang Dubai Mall. Napakaganda ng Dubai Mall. Napakalawak. At nandun yung building ng Burj Khalifa, the tallest building of the world. So ayun na guys, alam mo ba, pinuntahan ko na yan guys, nagbumala na kami dyan. Sa mga previous ko videos, panoorin nyo po kung gano'ng kaganda ang Dubai Mall at yung labas ng Dubai Mall, nandun yung dancing fountain, ang ganda. So ayun na guys, depende siguro yun na nasa'yo kung paano mo tipirin yung sahod. Pangatlo, after work hour, meron kang accommodation na uuwian at makakapagpahinga ka ng maayos. Guys, kung gusto mong mag-abroad, pag-isipan mo na maigi at buo ang iyong puso sa na gusto mong mag-abroad. Kasi sa abroad guys, wala kang ibang aasahan kundi ang iyong sarili lamang. At guys, except na lang kung meron ka ng meron kang kamag-anak dito o kaibigan, pero I mean is yung sarili mo lang yung aasahan mo, yung homesick, kailangan labanan mo yun guys, kasi pag nandito ka na, hindi ka na basta-basta na uwi ako bukas, walang ganon dito sa abroad. Okay, kaya kailangan buo ang loob mo at syempre laging magbasal, kailangan yung pananalig talaga natin ay talagang buo yan. Kasi yan lang yung kakapitan mo sa oras ng pagsubok dito sa abroad. Talagang lahat pinagdadaanan yan. Isa na yung homesick, lalo na kung may anak ka dyan sa Pinas pag abroad mo dito. Ganda guys kung nakaready na ang passport mo bago ka mag-apply. Ihanda ang resume or CV. Siyempre meron kang experience as nail technician sa Pinas o isa kang manicurista. Sa akin kasi guys, meron akong kakilala, ni-refer niya ako sa dati niyang agency. Timing talaga, pandemic nun wala akong trabaho. Nag-hire sila ng nail tech. Kaya noong November 21, 2020, nag-apply ako. At the same time, interview ko nun. So since pandemic guys, through Zoom yung interview ng employer sa akin. Nagantay ako guys, mahigit 1 week na wala pa rin resulta, hindi pa rin ako tinatawagan ng agency ko. So iniisip ko hindi na ako natanggap. December 5, 2020, tanggap daw ako sa interview ko. Sobrang saya ko noon guys.
So December 9, 2020, pinag-medical na ako ng agency ko. Nakuha ko yung aking resulta December 11, 2020. My God, I'm so happy kasi fit 1. Nagantay na naman ako na halos 2 buwan. February 3, 2021, pinag-sign na ako ng kontrata via email ng agency ko. So, nagantay ako guys ng ilang mga buwan pa. End of June, tumating ang aking visa. Sobrang saya ko kasi eto na nga, visa na ako, makakapag-approve na ako sa wakas. Sumunod na yun yung pidus ko. And after no, nagantay lang ako ng mga ilang weeks. July 28, 2021, flight ko na papuntang Dubai. So guys, bago ako nag-flight, nag-swabbing muna ako 2 days before yung aking flight. So yun na guys, tuloy-tuloy na nga, ito na nga, nakapag-approve. So yun na nga guys, nag-supply muna ako saglit kasi kamulot yung buhok ko. So anyways guys, maraming salamat kung umabot ka man sa mga oras na ito at pinanood mo yung aking video. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe kayo sa channel ko kung gusto nyo po soon na makapag-upload ako ng mga usapan. So, yun.